Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakatulugan ni Eunice ang pagmumukmok sa kanyang silid at nagising siya ng alas 10:30 ng umaga. Pakiramdam niya parang nabawi din niya ang puyat niya. Muling sumagi sa utak niya ang nabungaran niya sa opisina ng asawa. Nagtagis ang mga bagang niya ng maalala iyon. Napagpasyahan niyang baliwalain na lamang iyon at marahang tumayo upang ipaghanda ng tanghalian ang asawa. Nang makalabas siya ng silid, tinungo kaagad niya ang ref at muling nagluto ng ulami nito. Muling sumagi sa isip niya ang pangyayaring iyon, kung kaya't padabog siyang naghiwa. Gagawa siya ng Japanese cuisine na ilagay niya sa bento. Muli na naman siyang umiyak habang naghihiwa ng sibuyas. Maya't maya nagring ang phone niya. Hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy siya sa pagluluto. Alam naman niyang si Jackson iyon. She was worried to him last night. Tapos ganoon lang pala ang masasaksihan niya. Nakailang ring din iyon bago kusang sumuko. Bahala siya. Nang matapos siya mag-prepare ng bento, pinakatitigan na muna niya iyon at marahang umiti. Inartihan niya kasi iyon. Tingnan lang niya kung hindi pa mawala ang appetite ni Jackson. Maaga pa naman kaya muli siyang bumalik sa kanyang silid at muling naligo dahil pakiramdam niya ay anlanggit na niya. Tinungo niya ang banyo at naligo doon. Pagkatapos maligo, nagsuot siya ng long floral jumpsuit tube. Binlower niya ang mahaba niyang buhok. Pagkatapos mablower at matuyo, inilugay niyang muli ang mahaba niyang buhok at nagpahid ng kuting makeup sa kanyang mukha. Lumabas siya ng kondo at muling nagtungo sa opisina ng asawa. As usual, binati naman siya ng mga empleyado nito. Padabog na kumatok siya sa pintuan ng opisina ng asawa bago tuluyan siyang makapasok at muling isinara iyon. Nakita niya ang asawa na nakaupo sa swivel chair nito at abala yata sa pagsusulat. She look around kung meron pang bakas ng babaeng dinala nito. Pero sa tingin niya wala na ito. Nagtama ang mga mata nila ng asawa at salubong ang mga kilay nitong tiningnan siya. Parang mag-uunahan na naman sa pagpatak ang mga luha nang maalala niya muli ang babaeng kasama nito na magdamag. Pero pinaglalabanan niya iyon at ayaw niyang magmukha siyang kawawa sa harapan nito. Huminga siya ng malalim at taas noon niya itong nilapitan. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Mariingwi ka nito na may pagbabanta sa boses. Hindi niya ito pinapansin bagkus nilapitan na lamang niya ito at ibinagsak ang lunchbox sa mesa nito. Nagtataka naman ang mga mata nitong tiningnan siya. Ano bang problema mong babae ka? Akala ko ba matalino ka sa panghuhusga? Bakit hindi mo kayang husgahan ngayon kung ano ang nararamdaman ko? Sarkastikong sabi niya. Pinakatitigan siya nito na parang inaaral nito ang bawat sulok ng mukha niya. I have to go. Marami pa akong gagawin sa kondo. Sabi niya at tumalikod. Natigil siya sa ilang hakbang nang pigilan nito ang braso niya at pinaharap siya rito. Tinatanong kita kung anong problema mo. Wala akong problema. Maikling tugo niya. Hindi ako naniniwala sa mga salitang namumutawi sa bibig mo. Alam kong may problema ka. Ang sarap sigawan ng pagmumukha nito. At sabihin dito ang ikinagagalit niya. At lalong-lalo na ang nararamdaman niya. Pero ayaw naman niyang pagtawanan siya nito. Kahit naman papaano magtitira siya ng kaunting kahiyan sa kanyang sarili. Wow, Jackson! Ang dami mong sideline. Hindi lang sa hilig mo mambabae ngayon. At ngayon naman, manghuhula ka na din pala. Sarkastikong sabi niya. Hinila siya nito papalapit. Listen to me. Ang ayoko sa lahat ang sinasagot-sagot ako ng pabalang. At ano sinasabi mong hilig ko mambabae? Nagtatakang sabi nito. Forget what I said. Galit na wika niya at mataman din siyang nakipagtitigan dito. Bakit, Jackson?
Wala ba akong karapatang magalit? Dapat ba ikaw lagi ang nasusunod? Bulyaw niya dito at ikinalaki ng mga mata nito. Para kanino ka nagagalit sa akin, ha? Sabi nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Ewan ko sa'yo. Bitiwan mo nga ako. Bigla siyang binitawan ni Jackson nang marinig nila ang pagbukas ng pintuan. Pumasok ang sekretarya nito. Pasensya na po. Nakaistorbo po yata ako. Sabi naman ni Carl. Hindi naman sa binibigyan kita ng permiso. Pwede kang pumasok sa opisina ko kahit kailan mo gusto. Sabi ni Jackson kay Carl. Pasensya na po, sir. But it's urgent. Nag-send po ng email si Mr. Burgos. Nagsalubong ang kilay ni Jackson. I told you not to entertain any of them when it's break time. Nakikinig ka ba talaga? Galit na sabi ni Jackson. Nahintatakutan naman itong si Carl. Di po ba sinabi niyo sa akin noon na kahit break time, as long as trabaho ang pinag-uusapan, uunahin ninyo kaagad iyon? And besides ang kulit po ni Mr. Burgos, gusto po niya kayong makausap. Are you trying to remind me? Wala ba akong karapatang palitan any of my rules? Sino ba ang boss mo? Sabi ni Jackson at kiniwalyuhan nito si Carl. Napaangat ang mga paa ng empleyado nito. Dahil malaking tao si Jackson at walang kahirap-hirap na naiangat ito. Nanlalaki ang mga mata ni Eunice sa ginawa ni Jackson. Kayo po, maikling tugo nito na mukhang takot na. Kung ganoon, sino ang susundin mo? Bulyaw ulit ni Jackson. Sweetheart, itigil mo yan. Huwag mo gawin yan sa empleyado mo. Maging mabait ka naman sa kanila. Awat niya sa asawa. Hindi naman kasi makatarungan ang ginagawa nitong pananakot. Kaya siguro lalaki ang kinuha nitong sekretarya nito. Eh para may mapagdiskitahan ito kapag naiinis. Napakasama talaga ng ugali. Kaagad naman na binatawan nito si Carl. Inayos nito ang kuwalyo ng sekretarya nito. At tinapik-tapik iyon. Si Carl na takot ay nagpaalam na agad itong umalis. Will you say that to me again? Sabi naman ni Jackson at mataman siya nitong tinitigan. Ano? Yung huli. Ano ang huli? Forget it. I didn't know na ang dali mong makalimot. Inis na sabi ni Jackson. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano ba kasi ang sinasabi nito? Dami mo kasing sinasabi. Hindi ko alam na ang isang magna cum laude na katulad mo. Nagaya mo madaling makalimot. Napatiimbagang naman siya. Iniinsulto na naman siya nito. Okay, I have to go. Paalam niya at muling tumalikod. Napasinghap siya ng maramdaman ang mga kamay nito sa kanyang puson. Niyakap siya ni Jackson mula sa likuran. I miss you. Bulong na sabi nito at idinantay nito ang baba nito sa kanyang balikat. Parang milyong-milyong kuryente ang bumalot sa buong katawan niya sa sinabi nito. Kasabay nito ay ang pagpikit ng mga mata niya. Parang dinanamnam niya ng mabuti ang sinabi nito. Bagamat kailangan niyang imulat ang kanyang mga mata dahil hindi pwedeng mahulog siyang muli sa mga matatamis na salita nito. Paano nito nasasabi iyon gayong kagagawa lang nito ng kasalanan kanina? I'm sorry. Hindi ako umuwi sa kondo natin last night. Muling sabi nito. Pangalawang beses na yata niya itong narinig na nagsorry sa kanya. Jackson, please, let me go. Sabi niya na halos bulong na lang din iyon. Bakit ka ba nagmamadali? Madami nga akong gagawin sa kondo. Huwag mo masyadong istresin ang sarili mo. I think we need vacation. Pupunta tayo sa mga pulo ng dagat. Kahit saan basta dito sa Pilipinas. What do you think? Sabi ng asawa. Pinigilan niya mapaniwala sa kanyang sarili dahil napakaganda ng sinasabi nito. Hindi ko kailangan ng bakasyon. Freedom. I want freedom. Anang isip niya. Iyon sana ang gusto niyang bigkasin dito. Pero umurong ang dila niya. Okay. Just tell me when I want to reward you something for being a good such a good wife. Anong dinner natin mamaya?
Nakapagtatakang tinatanong siya ni Jackson ng ganoon. Ano ba ang mga naririnig niya sa bunganga ni Jackson? Bakit kakaiba ito ngayon? Bakit parang... Hindi ko pa alam kung ano ang lulutuin ko. Ikaw ba? Ano ba ang gusto mong lutuin ko? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ba nakikisabay siya sa sinasabi ni Jackson? Parang normal na mag-asawa sila kung mag-usap. Kahit ano, basta luto ng asawa ko. Alam ko namang masarap ulit yon. Anas na sabi nito. Grabe, hindi na niya talaga kaya ang mga nangyayari. Kailangan na niyang putulin iyon. Jackson, I have to go. Sabi niya at tinanggal ang mga kamay nito sa kanyang puson. At nagawa naman niyang makawala dito. Make sure you go straight to the condo. And next time, stop wearing revealing clothes. Lalo na pag pumupunta ka ng opisina. Sabi nito. Naguguluhan na naman talaga siya sa mga pinagsasasabi nito. Nakapagtataka at hindi siya nito inaway-away ng sobra na hindi gaya nga ng dati na ginagawa nito. Malamang nagigilty ito sa ginagawa at kanina para siya nitong nilalambing ni Ewan. Napangisi siya sa sinabi nito. Hindi naman kasi ako kagaya mo na hindi umuwi ng diretso sa kondo. Aalis na ako. Huling parungit niya at mabilis na umalis sa opisina nito. Gustong gusto niya itong pagsalitaan na masasama, pero laging umaatras ang dila niya. Pero ang totoo, hindi siya ganung klaseng babae. Gusto pa rin niya maging mahinahon. Kalalabas lang niya ng building nang makita niya ang babaeng pamilyar sa kanya, na kalalabas din lamang, ang mami ni Jackson. Papakaliwang daan na sana siya nang makita na siya nito. Kung tutuusin, ayaw na niya itong makita. Magandang tanghali po. Bati niya nang tuluyang makalapit ito sa kanya. Pinasadahan muna siya nito ng tingin na parang madalas na ata nitong gagawin iyon tuwing magkikita sila. Gusto kitang kausapin. Formal na sabi nito. She didn't ask permission about it, but an order. Sige po, maikling tugon naman niya. Follow me, sabi nito at naglakad pabalik sa kotse nito. Nakapagtataka sa kotse ba sila mag-uusap? Binuksan ng driver nito ang back seat at pumasok doon ang ginang at sumunod naman siya. Sinabi ng ginang sa driver nito kung saan sila pupunta. Nakapagtataka, siya ba talaga ang ipinunta nito dito? Hindi pa rin mawala-wala ang pagkakangiti ni Jackson kahit umalis na ang asawa. Hindi niya pinapansin ang huling sinabi nito na hindi ito katulad niya na hindi umuwi ng diretso sa kondo. Tuwang-tuwa siyang makita kung ano ang nasa loob ng lunchbox na niluto ng kanyang asawa. Alam niyang masarap na naman ito. He wanted to give her a vacation, but she refused it. Pero gagawin pa rin niya iyon kahit ilang beses pa itong itanggi. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoong kakaibang pakiramdam. Basta hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Nakaramdam siya ng saya at wala ng iba. Sa kanya na pagtanto na gusto niyang makasama ang kanyang asawa, magpakailanman. Nang buksan niya ang lunchbox, ay agad na napawi ang mga ngiti niya. Ano ito? Magaling ang pagkakagawa niyon at maayos. Kaya nga lang parang babaliktad ang sikmura niya. Dahil na din sa nakakatakot na hitsura ng kanin. Maarte man pero ayaw niyang kainin. Shit! Are you trying to kill me? Paghihimutok niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Nakailang ring na siya pero hindi pa rin ito sinasagot. Ilang beses na niya itong sinabihan na laging dalhin ang cellphone nito. Napansin niya nitong mga nakaraang araw ay sumusuway ang kanyang asawa sa kanyang mga utos. Nagiging matigas na din ang ulo nito at napapansin niya na mukha itong galit sa kanya. Sanay naman siyang nakikita itong hindi ngumingiti, pero sa tingin niya parang may mas malalim pa itong dinadala. Kinuha niya ang kubyertos at walang choice kundi kainin ang niluto ng asawa. Pero masarap talaga itong magluto. Pag uwi niya na lang ng kondo, makikita niya ito at sisiguraduhin niyang tuturuan niya ito ng leksyon. Amiga, your daughter-in-law is a beautiful. Nakangiting papuri ng babaeng kaharap nila ng mama ni Jackson. Nakaedad lang nandi ng ginang
at parehong sopistikada ang ayos at kilos ng mga ito. Dinala siya ng mami ni Jackson sa isang mamahaling restaurant na pag-aari nila at nagkikita sila ng ilang kaibigan niyang kasosyo din nila sa negosyo. Nginitian lang niya si Mrs. Hidalgo. Nahihiya naman siyang makisawsaw sa usapan ng mga ito. "We are very sorry, ha? I forgot to inform you to attend my son's wedding. Nagmamadali kasing nagpakasal ang dalawa." Pagpapaliwanag naman ng mama ni Jackson dito. "It's okay, at least nakilala namin ang manugang mo and from what elite family that she belongs to." Tanong din ni Mrs. Valmonte, sabay inom ng fruit shake na hawak nito. Hindi niya alam ang isasagot. Kung maaari ayaw niyang pinag-uusapan ang kanyang pamilya, gayong hindi pa nila nahanap ang kanyang mama. Tumikim naman ang mama ni Jackson. Galing sila sa isang mayamang pamilya in Japan. They owned a lot of different businesses. Hindi ko na ikukwento lahat, basta mahabang istorya. Pagpapaliwanag nito. Tahimik lang nakaupo siya at gusto na niyang umalis sa harapan ng mga ito dahil ang ayaw niya sa lahat ay ang makipagplastikan. Bakit ba napaka-big deal sa mga ito pagdating sa usapin ng kayamanan? Dapat ba talaga magmalaki? Kaya hindi siya gusto ng mama ni Jackson dahil sa wala pa nga siya sa kalingkingan ng mga ito. Pinagbihas pa siya ng ina ni Jackson ng sopistikadang damit para lamang makipagkita sa mga amiga nito. Nagtungo din sila sa spa. Pinaparlor pa siya nito na ngayon kinulot ng kaunti ang baba ng buhok niya. Nagmukha tuloy siyang mayamang negosyante. Nagsukat din siya ng mga gown sa butik na pinuntahan nila kanina pagkatapos ng lunch. At bandang alas 7 nga, nakipagkita sila sa mga amiga nito. Ilang oras din silang magkasama ng ginang. "Sayang naman kung ang anak ko sana ang nakatuluyan ng anak mo," sabi naman ni Mrs. Valmonte. Kamuntik na siya masamid sa iniinom na yung juice sa sinabi nito. "Ano ka ba, Olivia? Kaharap natin ang asawa ng anak niya. Maghunos dili ka naman sa mga sinasabi mong yan. Kasal na nga din ang anak mo. Pasensya ka na, iha." Hinging paumanhin naman ni Mrs. Hidalgo. Hindi niya alam kung kagaya din siya ni Mrs. Hidalgo sa dalawang amiga nito. Pero ayaw niyang mag-expect na mabait naman ito. "Okay lang naman yun. Naiintindihan ko naman po," sabi niya. "Ang bait naman ng batang to. Next time, Carmela, please visit me with your daughter-in-law in my house," sabi ni Mrs. Hidalgo. Muli siyang ngumiti dito. "Sure, next time," sabi naman ng mama ni Jackson. Napagpasyahan nilang umalis na pagkatapos nilang mag-usap. Nagkanya-kanyang sakay na lamang silang dalawa ng ginang at sila ng mama ni Jackson na iwan sa labas ng restaurant. "I'm sorry, hindi na kita maihatid sa kondo ng anak ko." Hinging paumanhin nito pero wala siyang maramdamang sinseridad sa sinabi nito. "Okay lang po. Remember what I told you again. Ugaliin mo sanang dumistansya sa anak ko. Nakita mo naman kanina kung anong kalakaran ang ginagalawan namin." Tumango naman siya. "Makakaasa po kayo," maikling tugo niya. "Okay, kaya mo naman sigurong sumakay ng taxi, hindi ba? Hindi na kami pwedeng lumiko para maihatid ka pa. Babiyahe pa kami papuntang Tagaytay," sabi nito. Tututulsa na siya pero tumango nilang siya bilang sagot. Pagkatapos niyon umalis na ito kasama ang driver. Magtataksi siya. Paano siya magtataksi? Gayong wala siyang anumang dalang pera. Nakaramdam naman siya ng pagkabigo. Medyo may kalayuan pa naman ang kondo ng asawa sa restaurant na pinagdalhan sa kanya ng mama nito. Gayon pa man napagpasyahan na lang niya na lakarin ang kalsada. Takot na takot man pero wala na siyang nagawa. Kung hindi ang maglakad na lang kaysa magsayang ng bawat minuto sa pag-iisip. Marami namang taong nakasabay niyang naglalakad. Mabuti na lang at nakasuot siya ng mahabang coat. Pero mukhang yayamanin ang suot niya. At nakasuot pa naman siya ng high-heeled sandals. Naidalangan niya na sana may Good Samaritan na tutulong sa kanya at ihahatid siya. Naiwan pa naman niya ang kanyang cellphone sa kondo. Wala siya sa sarili na naglalakad kung bakit ang saklap ng kapalaran sa kanya.
Gustong-gusto na niyang lumaya sa puder ni Jackson. She wants freedom. Lahat ng nararanasan niya, simula bata siya at hanggang ngayon, puro paghihirap lang. Tiningnan niya ang mga tao sa kanyang paligid. Gaya din ba niya ang mga ito na kasing saklap ng kapalaran niya? Malamang hindi dahil lahat ng tao magkaiba ng kapalaran. Narinig ni Eunice ang malakas na busina sa daang tinatahak niya. Kasunod niyon ay ang malakas na pagpreno nito. Parang muling nag-sick-in sa utak niya ang ginawa ni Jackson sa kanya na muntik na siyang masagasaan ito. Isang alaala na kailanman hindi niya malilimutan at ang ugat ng lahat ng kinaharap niya gayong problema na pati puso niya ay nadadamay na. Bumaba ang driver niyon. Isang maputi at matangkad na lalaki ang lumabas na nag-aalalang nilapitan siya nito. Okay ka lang ba, miss? Nag-aalala na tanong nito nang lapitan siya. Okay lang naman ako, she replied. I thought magkakasala ako ngayong araw na to, nakangiting sabi nito. Huwag kang mag-alala, pasensya na, naabala pa kita. Hinging pa umanhin niya. Pinasadahan siya nito ng tingin. It's okay, might as well kung ihatid na lang kita. Mukhang malayo ang pupuntahan mo. Delikado pa naman sa daan. Don't worry, you're safe with me. Sabi nito nang mapansin sigurong nag-aalinlangan siya. Pinakatitigan niya ito sa mukha at mukha namang itong mabait. Ito na ba yung naidalang niya na sana may Good Samaritan na tutulong sa kanya? Sure, narinig nilang may nagbusina sa likuran. Alam nilang nakakaabala na sila sa trapiko. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sumakay na siya sa kotse nito. Sinabi niya dito kung saan siya bababa. Dahil tamang-tama daw doon din daw ito dadaan. Habang sa daan naging kampante siya sa kausap niya. Gio ang pangalan niya at isang supervisor sa isang bangko. Nang maihatid siya nito malapit sa building ng kondo ng mga Sylvester, doon na siya bumaba. Naniniwala siya na may makikilala siyang tao. Pero hindi na muling pagtatagpuin. Maraming salamat sa paghahatid, sabi niya kay Gio nang maihatid siya nito. My pleasure. Safe ka naman siguro dito, hindi ba? Nginitian naman niya ito. Oo, ikaw, mag-iingat ka din. Naghihintay na ang anak at asawa mo, sabi niya dito. Tumawa naman ito. Oo naman, sige, hanggang sa muli. Paalam nito at muling pinaandar ang sasakyan nito at umalis na. Habang si Eunice sinimula niyang muling maglakad sa labas, papasok ng building. Nagtataka siya kung bakit maraming maitim na kotse sa labas ng building. Mga lima siguro iyon at ilang taong nakapaligid na nakasuot ng jacket na leather at maong. Nakita niyang lumabas si Jackson mula sa glass door ng building. Napansin agad niya ito. Nakasuot ito ng hoodie jacket. Naitim na malayo sa itsura nitong palaging nakasuot ng formal. Parang mas bumata pa ito. Nagtama ang mga mata nila nang makita siya nitong naging mabangis ang itsura nito. Mabilis ang mga hakbang nitong nilapitan siya. Binalot ang sarili niya na matinding kaba. Ano na naman ba ang nagawa niyang mali?